Okay, sasabihin nyo na tayo, explain ko sa inyo yung iba pang mga digit-related problems tsaka kung paano yung process ko sa pag-solve dun para baka sakaling may magets kayo dito sa video na to. So, tingnan nyo. Ito yung inid nyong intindihin. So, para maganda, H is the 100, T is the tens, and U is the ones or the unit digit. So, tandaan nyo to. Pag tinatanong sa inyo yung number, tas 2 digit, ito yung equation, 10t plus u. Pag tinatanong sa inyo yung 3 digit, ito yung equation, 100h plus 10t plus u. So, yan, sinabi ko na yan sa nakaraang kong beat, pero yan, ito ulit. So, game, solve tayo. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. So, ibig sabihin, pag pinag-plus natin yung tens, tsaka yung unit, ang sagot nun 9. Okay? If the digits are reverse, so paano natin i-reverse yun? Mamaya natin basahin. Balik natin to. So ito yung digit, 2-digit number yung tanong natin. So ang susundin natin to, 10t plus u. Okay? So ang 10t plus u is the original. Paano natin i-reverse yan? So, imbis na 10t plus u, pag ni-reverse nyo, 10u plus p. Ito yung reverse. Okay? Ayun. So, kaya importanteng alam nyo yan. Now, balik natin yung tanong. If the number of, if the digits are reverse, ito, the new number is, so, buburahin ko itong reverse, is means equal. Dadyan natin equal. 9 less than 3 times the original number. Find the original number. Okay. So, again, papatayin ko. Baka nagkalituhan. Baka hindi nyo pa to alam. So, kapag kami nabasa kayo yung less than, ano ibig sabihin nun? Malamang equal. Malamang minus. Pero note, ang less than ay actually baliktad. So, alam ba, x less than 3. Pag may nabasa kayo less than, minus yun. Pero, magkabaliktad yan. Hindi x minus 3. Mali kayo doon. Kung sino yung pangalawang binanggit, siya yung mapupunta sa unahan. And yung unang binanggit, mapupunta sa pangalawa. Okay? X less than 3 is 3 minus x. Whilst ang 3 less than x ay x minus 3. At magkaiba yan. Okay? So, yan yung something na dapat alam nyo pag may nabasa kayong less than. Baliktad. Okay? So, dahil, ayan, sinabi ko na, saka natin interpret tong tanong na to. The new number is 9 less than. So, alam natin yung 9 ay nandun sa dulo, hindi sa unahan. Okay? So, nandito yung 9 somewhere. Bawal sa unahan. Kasi nga, baliktad. Okay? So, the new number is 9 less than 3 times the original number. So, ayun, madali. 3 times means may 3 sa unahan. Okay? So, 3 times the original number. And what is the original number? Ito, 10t plus u. Yung tinuro ko kanina. Ayan yung equation. Okay? Ubaray ko na. Ayun, kaya importanteng alam nyo tong original number na tinuro ko sa inyo. Ito yung 2-digit, ito yung 3-digit. 10t plus u. So, tingnan nyo. Tama naman na. When the digits are reversed, ito. The new number is 9 less than 3 times the original number. So, kaya yung 9 ay nasa dulo. Kasi una siyang binanggit. Ganun lagi kapag less than. So, yan. Para natin susulit tong banghaba na to. So, actually, ganito lang. Ito muna ang pangalawang sasolve natin. Distribute muna natin itong 3 sa mga to. Okay? So, itong 10u plus t as is 10u plus t. Itong 3 times 10t, magiging 30t. Itong 3 times u, magiging 3u. And then, minus 9. And then, minus 9. Yan. So, anong pwede natin gawin? Itong 3u, transpose ko dun sa kabila. Okay? Pag tinranspose ko yan, mayiging 10u minus 3u. Itong t, transpose ko sa kabila.
pag ginawa ko yun, magiging 30t minus t. Then itong 9, assist ko dito. Ayan, so 10u minus 3u is 7u. 30t minus t is 29t. Minus 9. 7u equals 29t minus 9. Ito yung pangalawa natin. So para ma-solve itong tanong na to, babalikan natin yung panguna. T plus u is equal to 9. So mamimili lang kayo dyan ng, sa dalawang yan. So ang suggestion ko, piliin nyo yung mas may maliit na number sa unahan. So tingnan nyo to, 7u equals 29t. Pagka t yung pinili nyo, balaki ng magiging number. Kasi 29 na nasa harapan niya. Pero kung pipiliin nyo u, 7 lang yung nasa unahan, mas maliit. So pipiliin ko dito u. So ibig sabihin, itong t tatranspose ko sa kabila. So ang kakalabasan nito, u is equal to 9 minus t. Diba? Kasi transpose lang naman natin yung t sa kabila. May negative. Okay? So itong u equals 9 minus t natin, ang ay ipapalit nyo dun sa equation sa ilalim. So 9 minus t. Okay? Itong 7u equals 29t minus 9. U is equal to 9 minus t daw. So itong 7u ay magiging 7 times 9 minus t. Okay? Equals 29t minus 9. So 7 times 9 minus t is 63 minus 7t. Equals 29t minus 9. So ang gagawin ko, itatranspose ko itong negative 7 sa kabila. Okay? Itong negative 9, itatranspose ko rin dun sa kabila. So ang mangyayari dyan, magiging 29t plus 7t equals 63 plus 9. Transpose eh. Tapos pinabaliktad ko lang. So 29t plus 70 is 3060. Equals 63 plus 9 is 72. And then 3060 equals 72 divisible by 36. 72 divided by 36 is equal to 2. So alam natin na yung tens digits natin is 2. Okay? So dahil alam na natin na t is equal to 2, balik tayo sa pinakantuktok. Ayan. T plus u equals 9. Alam natin na t is equal to 2, kaya magiging 2 plus u equals 9, which is equal to u equals 9 minus 2, which makes u equal to 7. Okay. So, ibig na sabihin, ang final answer natin is 27. 27 ang digits natin. Ang number pala. So, para ma-check, titingnan natin. Ang, di ba, ang sabi, pag daw binaliktad, pag ni-reverse, ang sagot daw is 3 times nung original number minus 9. So, check nga natin. 3 times 27. 3 times 27, 81. And then, minus 9. 81 minus 9, 72 equal. So, ibig sabihin, tama tayo. Ang sagot is 27. So, yun. Ganun lang. Mabilisan lang yun. So, next week's mga problem pa tungkol sa mga reviewer para sa entrance exam. So, kung gusto niyo mga gatong video na simplified mathematics as mabilisan lang. So, like, subscribe, share nitong channel po. And then, ayun. Salamat sa pakinginig. My name is Christian Samson. Yun lang. Bye. Monkey.